i-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Natanong mo na ba sa sarili mo, kapakbet, kung ano ang magiging kapalaran mo sa taong 2022? Kung hindi, pwes itanong mo na sa iyong sarili para mapaghandaan ang mga mangyayari. Kapag oo naman, ano ang resulta, kapakbet? Maganda ba ang 2022 para sa iyo o hindi? Paano mo nalaman, kapakbet? Ang mga katanungang ito ay mahirap sagutin. Alam naman natin iyon dahil hindi natin hawak ang ating kinabukasan kung ano ang mga mangyayari. Ngunit may isang paraan para maging gabay mo sa iyong susunod na taon. Nais nating lahat ang isang bagong simula. Bagong taon, kapakbet, lalo na sa mga tao na ang dinanas noong nakaraang taon, 2021, ay hindi gaanong swerte. Kaya naman, nandito ang mga Chinese Zodiac 2022 upang makagawa ka ng mga aksyon patungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Maiibsan na ang mga pangamba na nadarama mo mula sa walang katapusang pag-iisip kung magiging maayos ba sa sarili mo ang taong 2022. Sakop ng Horoscope 2022 na ito ang aspeto ng buhay, pag-ibig, karir, pera, pamilya, kalusugan at ang buhay panlipunan mo, kapakbet. Wala ka nang hahanapin pang iba dahil matatalakay lahat ang iyong mga inaasam na katanungan pagdating sa iyong buhay ngayong Year of the Water Tiger 2022. Year of the Rat. Kung ikaw ay ipinanganak sa taong 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, ang Rat Horoscope 2022 ay lubos na naiimpluwensyahan ng Year of the Black Water Tiger na magsisimula sa February 1, kapakbet. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rat ay may balak na gawin ang kanilang mga bagay-bagay sa sarili nilang oras. Ang epekto ng tiger sa daga, kapakbet, ay pinapalito niya ito. Magdadala ito ng maraming mga bagong pagbabago ngayong 2022. Kung ang pagkatao ng daga ay sumasang-ayon sa agos ng buhay, magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, kung matigas ang kanilang ulo, nalikas nilang katangian, maaari silang magkaroon ng isang mahirap na 2022, kapakbet. Pag-ibig. Ang romantikong horoscope ng daga ngayong 2022 ay nagsasabi na mabagal ang mga bagay, habang ito ay isang magandang panahon upang makilala ang isang bagong tao. Hindi kinakailangan ang pinakamagandang taon upang gumawa ng isang seryosong pangako, kapakbet. Kaya huwag magmadali sa anumang bagay. Gumawa ng isang magandang relasyon sa paligid mo araw-araw. Ito ay isang halo-halong taon upang magplano ng mga kasunduan, kasal, pagbubuntis o mga seryosong hakbang sa isang romantikong relasyon, kapakbet. Karir. Ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang daga ngayong 2022 ay sa lugar ng kanilang karir. Ngayong 2022, ang taong ipinanganak sa Year of the Rat ay pinapayo na makisama sa mga bagong empleyado na sa isang negosyo at sa mga bagong teknolohiya na ginagamit. Ang mga daga ay kailangang mabilis na makisama kung nais nilang makasabay at makilala mula sa kanilang mga katrabaho. Ang pinakamahusay na paraan upang magawa ito ay maging bukas sa mga pagbabago, sa halip na manatili sa lumang paraan ng paggawa sa mga bagay. Sa kabutihang palad, ang rats ay napakamaparaang mga tao. Tama ba ako, kapakbet? Kakailanganin mong gamitin ang mga paraang ito sa taong ito. Sa kabuuan, mas mabilis na makisama ang taong rats sa mga bagong pagbabago. Mas mahusay na swerte ang matatanggap nila sa kanilang karir sa taong ito. Pera. Ang mga hula ng taon ng daga, 2022, ay nagsasaad na ang mga taong daga ay kailangang mag-ingat sa kanilang pera ngayong 2022. Habang maraming pagbabago sa karir ng daga, ang kanilang daloy ng kita ay hindi magbabago ng malaki mula sa kung ano ito noong 2021, kapakbet. Ang isa sa pinakamahusay na hakbang, kapakbet, ay huwag gumawa ng anumang magastos na pagbili, gumawa ng pamumuhunan o kumuha ng malalaking utang. Kung matutulungan mo ito, iwasan ang pagpapautang ng pera sa mga kaibigan din. Kung magagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito, tiyak, kapakbet, na ang pera mo ay nasa mabuting kalagayan. Pamilya. Ayon sa mga hula ng 2022 Chinese Horoscope, maraming mga pagbabago sa buhay pamilya ng mga daga. Ang komunikasyon ay susi kung nais mong makasabay sa lahat ng mga pagbabagong ito, kapakbet. Mahalaga rin na maging kakayahang umangkop at sumama sa daloy. Huwag hayaan ang anumang makagagambala sa iyo ng labis. Sa sandali
huling matapos ang isang bagay, magsisimula ang isa pang bagay kapakpit. Dahil hindi ito ang isang magandang taon upang gumawa ng malalaking hakbang sa romantikong relasyon. Ang 2022 ay hindi rin pinakamahusay na taon para sa mga magulang na nagbabalak magbuntis. Ngunit dahil ang pisikal na kalusugan ng daga ay dapat maging maayos sa taong ito, ang anumang hindi planadong pagbubuntis ay malamang na magiging maayos kapakbit. Kaya huwag mag-alala. Gamitin ang iyong pinaka-epektibong desisyon kapag nagpapasya kung magkakaroon ng isang sanggol o hindi. Kalusugan. Walang mga palatandaan ng isang hindi magandang kalusugan ang dadanasin ng isang daga. Ayon sa iyong 2022 Chinese Rat Astrology. Siyempre, mahalaga pa rin na panatilihin ang isang malusog na pagkain at sanayin ang sarili na mag-ehersisyo kung nais mong manatiling malusog. Gayunpaman, ang rats ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanilang pisikal na kalusugan. Kung kailangan mong gumugol sa pag-aayos ng iyong mental health hindi sa pisikal, ang trabaho at pera ay magiging nakababahala sa taong ito. Kaya't kailangan mong makapagpahinga sa oras na wala silang trabaho kapakbit. Pinapayo na mag-yoga upang kumalma ang isipan at katawan. Makatutulong din ang pagsubok sa mga bagong gawain upang maging masaya kapakbit. Buhay panlipunan. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rats ay kailangang magtrabaho ng labi sa taong ito upang matiyak na ang kanilang buhay sa loob ng isang lipunan ay mananatili sa isang magandang posisyon kapakbit. Maraming daga sa lipunan na likas na palakaibigan at ang epekto ng taon ng tigre ay gagana lamang kung mabigyan sila ng higit na mga oportunidad sa lipunan. Gayunpaman, ito ay maaaring maging sanhi minsan na makaramdam sila ng pagkalito. Kailangang hanapin ng mga daga ang balanse sa pagitan ng paggastos ng oras sa kanilang mga kaibigan at para sa sarili upang magpahinga. Kaugnay din sa buhay panlipunan ng rats kapakbet, ang kaibigan kasama sa iyong romantikong relasyon o miyembro ng pamilya na malamang na kailangan ang iyong tulong sa isang mahirap na sitwasyon sa kanilang buhay. Gawin ang iyong makakaya kapakbit para tulungan sila. Gayunpaman, huwag hayaan ang kanilang kalungkutan na maghila sa iyo pababa. Makakatulong kung makita mo ang balanse kapag nakikilahok sa iyong buhay panlipunan. Nahanap mo ba ang kasagutan na hinahanap mo para sa buhay mo sa taong 2022? Kung oo, isang pagbati kapakbit. Para naman sa mga hindi, balikan ulit ang horoscope kapakbit dahil baka nakatago lang ang iyong hinahanap kaya hindi mo ito makita. Huwag mawala ng pag-asa. Kapag ang lagay ng iyong 2022 ay swerte, maganda at puno ng tagumpay kapakbit, ito na ang senyales na magiging maayos ang iyong 2022. Ngunit tandaan na ang lahat ng ito ay pwedeng magbago base sa desisyon mo sa iyong buhay. Kapag ang lagay mo naman sa 2022 ay hindi kaaya-aya, puno ng hirap, malas at pagkabigo, ito na ang oras kapakbit para baguhin mo na ang iyong pamumuhay. Ngunit isang paalala rin na ito ay maaaring magbago depende sa iyong mga desisyon sa buhay. Dahil ang horoscope 2022 ay nagsisilbing gabay lamang kung paano at ano ang iyong pamumuhay sa nasabing taon. Ang mga nabanggit ay pawang gabay lamang kapakpit. Dahil tandaan na nasa ating sarili pa rin kung paano natin patatakbuhin ang buhay at makakaapekto sa hamon na binabato ng mundo. Tandaan lamang na sa bawat desisyon, aksyon at galaw mo ay samahan lagi ng sipag, tiyaga, pagmamahal at pananalig sa itaas. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.